Siguro sa boss, Jaja, sorry. Pero sa boss, sa smile. Pero ano, syempre napapractice naman yun, di ba? Marunong na siya mag-gitara, marunong sumayaw. Ang hilig niya humarap sa salamin. Pansamantala munang tumigil sa kolehiyo sa kursong HRM si Jaja at pinasok ang modeling. Yung kapatid ko po talaga pangarap niyang makagraduate. Kaya nga po siya nagpa-person dyan sa pag-modeling niya, pag-extra niya. Para po, pag nakagraduate siya, ang sinasabi kasi namin sa kanya, pag nakagraduate ka, yung sweldo na kung ano man ang meron ka ngayon, mas mahihigitan mo yun at the same time. Iba pa rin po kasing nakagraduate. Yan, kumalambing. Kaya naman, ganun na lang ang kanilang panghihinayang sa pagkawala ni Jaja. Bagaman nahuli na ang ilang suspect, at charge pa rin ang dalawa. Ayon sa kuya ni Jaja na si Alvin, may mga kahina-hina larawan na maaligid sa kanilang bahay. Kaya naman humihingi sila ng police protection. Kanina may mga napansin kaming umaaligid, hindi namin kilala yung tao, sumilip lang siya. Hindi siya tumagal dito ng 5 segundo. Tapos itong isang lalaki na nagpunta, tinawag yung kasama niyang pumasok dito. Ang pinagtataka namin, bakit magkahiwala yung parking ng motor, ay ang luwag-luwag ng kalsada. Open yung street diyan, wala namang masyadong tao ngayon. And yet, yung isa nasa kabilang kalye, yung isa naman nandito sa kabila. So, yun yung mga kahinahinalang mga nangyayari ngayon. Kaya, umaapila kami sana na mabigyan kahit papano ng gwardiya. Mensahe ko lang po dun sa suspect, lalo na kay Altea. Ayun, umami naman po siya. Papasalamat ako, mami, siya. Tapos, sana nga pagbayaran yung ginawa niya sa kapatid ko, pati dun sa kay JR. Alam mo kasi, masakit yung ginawa mo dun sa kapatid ko eh. So, kailangan mo siyang pagbayaran. Maging masaya na siya kung saan siya. Makita niya na masaya din kami kung ano man yung nangyari sa kanya. Na kahit paano natutuwa ako sa buhay niya na in-enjoy niya ng husto. Siguro, ninakaw nila yung buhay ng kapatid ko eh, pero sana Jaja, pagdating niya, sana maging masaya ka. Huwag kang mag-ala, di ka na ipababayaan. Kara sa Sabado, nakatakda nga ilibing si Julianne sa Golden Haven Memorial Park dito sa Las Piñas at pinapag-usapan ka na pang pamilya kung anong oras ang libing, Kara? Maraming salamat, Haji Rieta.